Nang biglang magpakita ang isang babaeng nakaitim sa gilid ng daan papalapit sa ospital. Pamilyar ang damit nito dahil nakita niya yon sa campus kanina. Si Professor Diana Chavez. Tila tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ipinikit niya ang mga mata para mag-concentrate at nang muling buksan nito ay gumana ang kanyang mga kakayahan. Daman niya ang presensyang hatid nito at ang amoy ng isang aswang na laman ng tao ang diet. Siya na nga. Lumabas ng kotse si Eman bit-bit ang latigo. Maghaharap na sila ng mandurugo ngayon. Lakad takbo ang ginawa niya para sugurin ito. Nang makalapit si Eman kay Professor Chavez, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng tensyon sa paligid. Hoy! Tawag niya rito. Humarap ang tinawag niyang babae. Kulubot ang mukha nito at malalaki ang matatalim ng ngipin. Labas din ang mahabang dila na parang sasawa. Lumikha ito ng tunog na parang sasawa. Sino ka? Tanong ng aswang. Ako lang naman ang magiging bangungot mo. Tugon ni Eman. Inihataw niya ang latigo sa hangin at lumikha iyon ng malakas na tunog. Bagyang nagpakita ng pagkagulat ang mandurugo pero saglit lang iyon. Hindi mo ako matatakot sa ganyan. Kaya kitang labanan. Agad na sumugod ito palapit kay Eman habang nakaumang ang dalawang kamay na may mahahaba at matatalas na itim na kuko. Bago pa ito makalapit, biglang itinaas ni Eman ang kanyang latigo at malakas na ihinataw iyon sa kaharap na mandurugo. Hindi kita hayaang makapambiktima pa ngayong gabi. Sadyang nilakihan ni Eman ang boses para hindi siya mabosesan nito. Napaatras ang mandurugo at saglit na ininda ang tama ng latigo sa kanyang braso. Pinagmasta nito ang sugat na likha ng latigong iyon sa kanyang braso. Nag-angat ito ng kanyang ulo at tumawa na parang nangiinis. Ako? Mapipigilan mo? Ilabas mo ang iyong mukha kung talagang matapang ka. Hindi pinansin ni Eman ang mga sinabi nito. Siya na ang sumugo dito at muling hinataw ang dalang latigo pero nakailag ang mandurugo. Binigyan niya agad ng malupit na suntok ang mukha nito na nagdulot ng pagkawala ng balanse nito. Dahil sa nangyari, tila nakaisip ng panlaban ng mandurugo. Ngumisi ito saka iwinasiwas ang braso. Lumipad ang drum ng basura na nasa gilid at hinagis iyon kay Eman. Nakailag siya agad pero gabuhok na lang ang distansya kung hindi ay sapul siya. Ikinagulat iyon ni Eman dahil marunong gumamit ng telekinesis ang kaharap na aswang. Ngumisi ulit ang mandurugo nang tapunan niya ito ng hangin habang nakakunot ang noo. Nagulat ka ba? Hindi ako basta-bastang pipitsuging aswang. May alas ako. Wika ng mandurugo. Hindi nakapaganda si Eman sa kapangyarihan ng mandurugong kaharap niya. Hindi nabanggit ng mama niya na posibleng may taglay na kapangyarihan ng mga ganitong uri ng aswang. Ngayon, humanda ka. Ako naman ang aatake sa'yo. Tila lalog na mula ang mga mata ng mandurugo habang naghahandang pag-atake kay Eman. Muling kumumpas ang kamay ng mandurugo. Lumutang ang isang paso ng bulaklak saka yon tumilapon sa gawin ni Eman. Nakailag siya pero hindi niya inaasahan ang pangalawang paso na muling pinatama sa kanya.
Muntik nang mahagip ang mukha niya kung hindi naiharang ang isang braso. Nabasag nga ang paso at nasugatan siya. May umagos na dugo mula sa sugat na iyon. Nanlisik ang mga mata ng mandurugo ng maamoy ang mabangong dugo ni Iman. Lalo mo akong pinasasabik. Wala na akong pakialam kung sino ka at bakit ka nakikialam sa akin. Tinitiyak kong gagawin kitang hapunan ngayong gabi. Lumabas ang mahabang dila ng mandurugo sabay tumulo ang laway nito. Hindi nagpatinag si Eman kahit nasugatan. Gaya ng sinabi ko sa kauri mo, hindi niyo ako matitikman. Wika ni Eman. Nagpatuloy siya sa pag-atake sa mandurugo pero hindi nagpadaig si Eman. Naiilagan niya ang ilang mga kalmot at sipa nito. Binibigyan naman siya ng malupit na suntok at hataw ng latigo ang mandurugo. Ginamit niya ng mandurugo ang kapangyarihan nito para palutangin si Eman papalapit sa kanya, saka sinakalang leeg. Nagpumiglas ta si Eman habang pinipilit na kalasen ang pagkakahawak nito sa kanyang leeg. Nahirapan siya dahil sa mga sugat sa braso ngunit hindi niya tinigilan ang pagpalag para makawala rito. Isang malakas na tadyak ang pinakawalan niya at tumama yon sa tiyan ng mandurugo kaya nabitawan siya nito at bumagsak sa simento. Agad ding nakabawi ang aswang at muling sumugod kay Eman pero hindi siya nagpatalo. Bawat galos, suntok at latigo na iginaganti niya rito ay nagdudulot ng mga sugat sa katawan ng aswang. Nakakaganti rin ito gamit ang telekinesis. Ibinabato ang lahat ng makita sa paligid. Pareho silang natigil sa pagsugod ng makaramdam ng pagod. Habol ang hininga habang hindi inaalis ang tingin sa isa't isa ng mga oras na ito. Alerto si Eman dahil hindi siya pwedeng magpabaya. Ayaw niyang maisahan ang aswang nakaharap. Napatingin ang mandurugo sa ilang sugat niya sa katawan na unti-unting naghihilom. Hindi ka isang ordinaryong tao. Nagsimulang magpakita ng pag-aalangan sa mukha nito. Nawala na ang sigla sa kanyang mukha at ang mga matang puno ng pagkauhaw sa dugo ni Eman ay napalitan ng pagkabahala. Nang mga oras na ito, nagkaroon si Eman ng pagkakataon na sundan ang atake dahil sa saglit na pagkabiglang yon ng aswang. Sinubukan niyang mag-concentrate sa natutunang bilis saka binigyan ng malupit na suntok ang mandurugo. Napalipad nga ito papalayo. Nagpatuloy siya sa pagsugod. Sinasaktan niya ang aswang sa pamamagitan ng kakaibang lakas at gamit na rin ang latigo. Sa bawat indayog ng latigo, nagsusumigaw ang mandurugo sa sakit. Marahang napatayo ang mandurugo. Bahagyang susuray-suray ito dahil sa dami ng sugat nito sa katawan at sa bugbog na tinamu niya mula sa suntok. Hindi gumagana ang hipnotismo. Kusa ring naghihilom ang mga sugat niya. Kailangan kong makatakas. Napagtanto nito na hindi niya kakayanin ang kaharap. Dahil dito, nagdesisyon ang mandurugo na umatras. Tila ba napagtanto nitong hindi ito ang tamang panahon para sa isang laban ng ganto. Mabilis itong tumakbo at itinago ang sarili sa dilim. Hinabol ito ni Eman pero hindi na niya nakita at naglaho na parang bula sa gabi. Nakataka siya. At ano ang narinig ko? Hipnotismo? May iba ba siyang kakayahan bukod sa telekinesis? Wika ng binata sa sarili. Kailangan ulit niyang makausap ang mama niya tungkol sa bagay na iyon.
Napatingin siya sa building ng ospital kung saan naroon si Mr. Chu. Kahit papaano ay ligtas na ito at imposibleng bumalik ang mandurugo sa gabing iyon dahil sa mga natamong sugat nito sa katawan mula sa latigo. Hindi basta-basta gumagaling ang sugat ng isang aswang kung galing sa mga bagay na pumuksa sa mga aswang tulad ng latigo at asin. Bumalik na nga siya sa sasakyan saka nagmaneho palayo ng ospital. Napagod din siya ng pakikipaglaban lalo na't malakas ang mandurugong iyon. Tiyak na niyang ang professor niya ang aswang kahit pa nagbago ang itsura nito. Yun ay dahil sa gamit nitong damit at pabangong kaparehong pareho kay Professor Chavez. Inamoy ni Emma ng sarili. Kailangan niyang magpalit ng amoy ng pabango kapag pumasok na si Professor Chavez. Sigurado siyang mag-aabsent ito kinabukasan. Nangyari nga ang kanyang inaasahan. Hindi pumasok si Professor Chavez kinabukasan kaya wala silang klase sa first subject. Wala ring pumalit pa kay Mr. Chu kaya dalawang vacant subjects niya ng araw na yon. Nagkataong Friday pa kaya naisipan ni Emma na sumaglit sa ospital para magpaalam kay Professor Chu. Sumama rin si Matthew ng mga oras na iyon. Pagkarating sa ospital, nag-aayos na ng gamit ang mga magulang ni Prof. Nagtaka rin si Matthew kung bakit naiba na ang room number. Nagtatanong ang mga tingin ni Mrs. Chu. Mas maluwag kasi ito saka sira ang aircon ng dating kwarto niya. Paliwanag ni Eman. Marahang tumango si Mrs. Chu. Oo, ganun na nga. Mag-iingat po kayo sa biyahe. Hindi makakapagatid po si Dean ngayon dahil may meeting ang faculty. Papasyal na lang daw po siya sa sem break. Sambit ni Eman. Walang problema yon. Wika ni Mrs. Chu. Pinagmasta nito ang anak na tulog pa rin. Kailangan niya ng mahabang pahinga. Business class kasi ang kinuha ko para komportable siya sa eroplano. Eman, iyo, magmasyal ka rin sa Cebu kapag may pagkakataon. Heto ang number ko. Tawagan mo ako para masalubong kita. Iniabot nito ang kapirasong papel kay Eman. Sige po, salamat po ma'am. Hinatid nila sa ambulansya ang mag-anak na patungong airport. Kumaway naman ito sa kanila bago pumasok sa ambulansya. Tara na, aalis kasi ako. May lakad kasi ako ngayon. Pangaaya ni Eman kay Matthew. San ka tol pupunta? Inosenteng tanong ni Matthew. Sa Bulacan lang. Sa linggo na ang balik ko. Oo nga pala, pwede ba tayong maging study buddy? Naalala ni Emma ang sinabi niyang excuse kay Sandra. Pagkakataon na rin iyon para mabantayan ng kaibigan na mukhang bagong target ng mandurugo. Oo naman, walang problema. Maganda nga yun at makakatipid ako sa tutor. Sabi nga ni Major Bustillo, honor student ka raw sa school nyo sa Bataan. Wika ni Matthew. Eh di ba salutatorian ka? Natatawang tanong ni Eman. Oo nga pero hindi lahat ng bagay alam ko. Marami pa rin akong kailangang matutunan lalo na sa criminology. Malaking bagay na pulis ang papa mo. Dagdag pa ni Matthew. Bagay? Sige. Sa Sunday na natin yan pag-usapan pagbalik ko. Kailangan ko nang umalis eh. Dala ko na rin naman ang mga gamit ko sa kotse. Idadaan na lang kita sa kondo saka didiretso ako sa pupuntahan ko. Inihatid nga ito ni Eman hanggang sa tapat ng kondominium bago siya magmaneho patungong angat. Kailangan din niyang maghanap ng matutuluyan doon para tulugan sa gabi. Kung hindi nyo na itatanong,
Bumalik si Eman sa Angat, Bulacan para mag-training ulit ng ilang araw. Ilang oras din ang inabot niya bago makarating dahil sa traffic. Nakakuha siya ng isang studio type na silid sa isang staycation house di kalayuan sa ilog. Halos 15 minuto lang ang layo gamit ng kotse. Sakto lang ang laki ng kwarto kay Eman. Nagpahinga lang saglit si Eman bago dumiretso sa ilog. Nakamasid pa siya sa kabilang bahagi habang iniisip kung marunong lang siyang tumawid ay ginawa na niya, pero hindi siya katulad ng mama niya na nagiging aswang at may mga pakpak. Tatalo na sana siya sa tubig nang may tumawag sa likuran niya. Boss, kayo ulit pala. Pasensya na at iniwan ko ang gamit ninyo dahil papagabi na at kailangan ako sa bahay. Anong oras po kayo nakauwi? Tanong ng lalaki. Naalala ni Emma na ito ang naningil sa kanya ng cottage fee. Dumukot siya ng pera sa bulsa saka inabutan ito. Salamat, boss. Uwi ka ng lalaki. Umalis din po kasi ako kagad eh. Tipid na sagot ni Eman. Mabuti naman. Boss, hapon na. Huwag kayong magpapagabi rito. May nakitang patay sa gilid ng ilog doon kanina. Kalahati na lang ang katawan. Itinuro pa nito kung saang parte natagpuan ang sinasabi nito. Yung pang ibabang bahagi naman ay nasa Kakawyan. Halos hindi na nga makilala ang mukha dahil parang binugbog bago pinatay. May malalaking sugat din sa likod. Dagdag pa ng lalaki. Tiyak ni Emma na yung manananggal ang nakita ng mga ito. Nagbago pa ang anyo ng manananggal at nagbalik sa anyong tao bago mamatay. Mukhang nais niyang matagpuan siya at makilala. Kawawa naman. Nakilala po ba? Tanong ni Eman. Oo, kapitbahay ng kumpare ko. Mabuti at nakilala niya kaya nasabihan ng kamag-anak ni Rosa. Uwi ka ng lalaki. Rosa? Kamag-anak? Kung ganon, may iba pang aswang na narito at kamag-anak ng napatay niyang manananggal? Yun ang unang pumasok sa isip niya. Sige ho, maraming salamat. Wika ni Eman sa lalaki. Kinapa niyang maliit na bote sa bulsa. Nagdala siya ng pabango para magamit pagtawid sa ilog. Ayaw niyang makaakit uli ng mga aswang habang nagsasanay siya. Lumangoy nga ang binata patungo sa kabilang bahagi ng ilog. May 3 kabataan ang naroon sa mataas na bahagi at nagdadive pababa sa malalim na parte ng ilog. Kakaiba talaga ang ilog na yon dahil sa parting mababaw at malalim sa parting gilid. Hindi consistent. Nasa parting gilid ka na mababaw tapos ay biglang malalim pagakbang mo kaya kung hindi ka sanay lumangoy, talagang delikado. Pagkarating sa kabilang bahagi ng ilog, naghanap siya ng lugar na walang tao. Hindi siya maaari sa batuhan dahil may mga kabataan pang naroon. Pumasok siya sa Kakahoyan at humanap ng magandang pwesto. Inilapag niya ang dalang tumbler ng tubig at tinapay sa malaking tipak ng bato at naghanda na sa bagong pagsasanay. Nag-isip si Eman kung paano niya matatalo ang mga aswang kung sakaling muling magkaroon ng inkwentro. Napagtanto niya na hindi niya kayang labanan sila ng walang plano. Kailangan niyang maging mas malakas at mas handa lalo na kung ang makakalaban niya ay tulad ng mandurugo na may kakaibang abilidad. Nabanggit niya yon sa kanyang ina at ang sabi nito ay may posibilidad na tulad din niya ang aswang na iyon. Kalahating aswang at kalahating ibang lahi tulad ng mga engkanto o mangkukulam.
Kailangan ko ng mga tactics at mga diskarte. Bulong ni Eman sa sarili habang sinusuri ang mga bato sa kanyang paligid. Ang una niyang kailangan gawin ay malamang may paparating na aswang kahit hindi niya nakikita at iyon ay sa pamamagitan ng talas ng pang-amoy at pandinig. Kapag naamoy niya ang presensya ng mga aswang, magkakaroon siya ng malaking lamang sa laban at makakapaghanda. Ito ang isang diskarte na kanyang kailangan lalo na't hindi lahat ng oras ay makikita niya ang mga kalaban tulad ng mandurugo na biglang naglaho sa dilim. Kailangan din niyang maging sensitibo sa paligid at sa mga senyales na maaaring magdulot ng panganib. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay. Pumulot siya ng 5 bato na sakto sa kamay niya at magkakapareho ang sukat, saka iyon winisikan gamit ang pabango niya. Itinapon niya ang mga bato sa malalayong bahagi ng kakahuyan. Isa-isa at hahanapin niya ang mga ito gamit ang talas ng pang-amoy. Isa-isa niyang hinanap ang mga bato na kanyang itinapon. Sinusuri niya ang bawat amoy ng nadadaanan. Nang sa wakas ay maamoy niya ang unang bato. Mabilis niyang tinungo ito at saka pinulot. Tama ang kanyang hinala. Yun nga ang bato na may pabango. Matapos ang ilang pag-ikot sa kagubatan, natagpuan niya ang 4 mga bato. Itinapon niya ulit ang mga ito palayo, pero sa pagkakataong iyon, mas nilakasan niya ang pagtapon. Muli niyang hinanap isa-isa ang mga bato at nagtagumpay naman siya. Ang sumunod niyang ginawa ng binata ay batong walang pabango ang ginamit niya. Ikiniskis niya iyon sa isang damo saka iyon inamoy. Minarkahan din niya ng ekis iyon gamit ang matatalas na bato. Tinandaan ng binata ang amoy noon bago niya itinapon sa malayo. Sinimulan niyang hanapin ang bato sa pagsingot-singot sa hangin sa bawat madadaanan. Ilang sandali rin ang lumipas ay nahanap niya ang bato. Napangiti siya sa naging resulta ng pagsasanay niya. Inulit-ulit niya lang iyon sa iba't ibang direksyon at pagkiskis ng bato sa iba't ibang uri ng dahon para mas masanay ang pang-amoy niya. Nagiging mas sensitibo siya sa mga amoy sa paligid at lalo niyang pinahusay ang kakayahang iyon. Isinunod niya ang pag-iensayo para masanay ang pandinig gamit ang kaparehong paraan. Minamarkahan niya ang bato saka ihahagi sa malayo at saka pakihinggang kung saan ito bumagsak saka hahanapin. Natutuwa siya sa resulta ng pag-iensayo niya. Nagpatuloy si Eman sa kanyang pag-aaral at pagsasanay ng iba't ibang ability niya kahit madilim na. Hindi siya nagsayang ng sandali at nanatiling nakafocus sa pagpapalakas ng abilidad. Bukas na niya sasanayin ang sarili sa pag-ilag sa gumagalaw na pag-atake. Mag-iisip pa siya kung paano niya yon gagawin at saan siya hahanap ng mapagpapraktisan. Namalayan na lang ni Emma na gabi na pala at hindi na alintana ang oras. Bumalik na agad siya sa ilog saka tumawid patungo sa kabilang bahagi. Malayo-layo rin ang distansya ng nilangoy niya kaya dagdag ensayo rin iyon sa katawan niya. Pagbalik sa inuupang staycation, agad siyang naligo at nagbihis dahil gutom na gutom ang binata. May pagkain na raw na nakahain sabi ng nagpaparenta ng unit. Bumaba siya sa maliit na dining area. May nakaupo na nga roon na 2 umuupa rin para magbakasyon at ang mag-anak na may-ari ng tinutuluyan niya. Kumain na kayo. Aalis kami mamaya para makiramay.
Sambit ni Aling Trining na nagpaparenta ng staycation na yon. Kawawa yung sinapit ng babae, hati ang katawan. Napuko ang interes ni Eman dahil sa narinig. Ano po ba ang nangyari? Tanong ng lalaki. Eh, natagpo ang patay sa ilog yung kapatid ng naglalako ng kakanin. Sukoy na kami sa mga tinda niya. Hati ang katawan at puno ng sugat, parang nilapan ng mabangis na hayop o napagdiskitahan ng mga adik. Wika pa ni Aling Trining kung saang banda na hati ang katawan. Sigurado na si Emma na ang tinutukoy nito ay ang manananggal na napas lang niya. Nakakatakot naman ho. Hindi kaya aswang ang may gawa? Tanong ng lalaking turista rin doon. Naku, mahabagin! Huwag naman sana! Ano ang laban natin sa mga aswang? Napantanda ng krus ang matanda. Muntik nang mapatawa si Eman dahil yung kinaaawaan nito ay yung mismong aswang na kinatatakutan nito. Tumikim siya para mapakalma ang sarili. Aling Trining, saan ba ang burol niya? Ihahatid ko na ho kayo. Gamitin natin ang kotse ko. Mamimili rin ho ako ng kailangan ko sa convenience store. Wika ni Eman. Ay, salamat naman. Sira ang pick-up ng asawa ko. Sige, sasabay na kami sa'yo, iho. Naisip ni Eman na gusto niyang manmana ng sinasabing kamag-anak ng manananggal. Naisip din niyang pwede yung pagpraktisan bilang gumagalaw na target. Pagkatapos ng kumain, sumakay na sila sa kotse patungo sa lamay. Ang mag-asawa lang ang sumama at naiwan ang mga anak nila sa staycation house. Itinuro ng mag-asawa kung saan ang bahay ng pupuntahan nila. Lumiko pa sila sa isang makitid na kalyeng lupa pa ang daan. Ibinaba niya ang mag-asawa sa tapat ng maliwanag na bahay. Gusto sana ni Emma na sumama sa pakikiramay pero baka pagdudahan siya ng mga naroon dahil isa siyang dayo. Naisip niyang mag-